27 ng Agosto, Huwebes, paggunita kay Santa Monica, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon." Isipin niyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya pababayaang pasukin ang bahay. Maging handa kayo dahil sa oras na hindi niyo inaasahan, darating ang anak ng tao. Isipin niyo ito, may tapat at matalinong katulong at sa kanya ipinagkatiwala ng kanyang amo ang sambahayan nito para bigyan sila ng pagkain sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang amo ay matagpuan siya nitong tumutupad sa kanyang tungkulin, mapalad ang katulong na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na ipagkakatiwala sa kanya ng amo ang lahat nitong pag-aari. Sa halip ay nag-iisip naman ang masamang katulong, magtatagal ang aking Panginoon. Kaya sinimulan niyang pagmalupitan ang mga katulong na kasama niya, samantalang nakikipagkainan at nakikipag-inumang kasama ng mga lasing. Ngunit darating ang Panginoon ng katulong na iyon sa oras na hindi niya inaasahan at sa panahong hindi niya alam. Palalayasin niya ang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga mapagkunwari. Doon nga may iyakan at pangangalit ng ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kung sa pagdating ng kanyang amo ay matagpuan siya nitong tumutupad sa kanyang tungkulin, mapalad ang katulong na ito. Pabalik si Jesus sa Jerusalem upang tupdin ang misyon na iniatang sa kanya ng Ama at pasinayaan ang paghahari ng Diyos sa daigdig. Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod tungkol sa pagtatapos ng daigdig. Inisip ng unang pamayanang Kristiyano na sadyang malapit na ang pagdating ng wakas. Pinigil ni Jesus ang kanilang mga haka-haka at sinabi sa kanila na bagamat hindi tiyak ang panahon, walang anumang pasubali na magaganap iyon. Kaya't paulit-ulit niyang sinasabihan ang kanyang mga tagasunod na magbantay, maging handa at maging tapat. Sa paghahanda ng mga tagasunod ni Jesus para sa huling araw, hindi sila dapat mapuspos ng takot sa parusang walang hanggan. Ang dapat mangibabaw sa kanila ay ang marubdob na hangarin na makita ang Diyos at maging kaisa nila. Sa pagtatagpong ito, ayon kay Jesus, ay hindi natin dapat hangarin sa isang malayong panahon sa hinaharap, kundi ngayon pa lamang. Ang pag-ibig natin sa Diyos ang mag-uugnay sa atin kapwa, lalo na sa mga kapuspalad. May kita ang ating katapatan sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga nangangailangan. Hindi tayo tinuturuan na magbantay lamang sa isang panahon sa kinabukasan. Tinuturuan tayo ng Diyos na makilala ang pagdating niya sa piling natin sa tuwing tumutugon tayo sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Pagsasagawa. Nagiging laman din ba ng iyong isip ang pagdating ni Jesus sa huling araw o hindi ito sumasagi sa iyong isipan?